siya. Sige, papasukin mo. Pangalan? Jose Rizal Mercado y Alonso. Dad! 35 anos, ngunit sinasabi ng iba na mas mukha para akong bata. Profesyon? Doktor. Kilala mo ba si Andres Bonifacio? Ang nagtatag na katipunan? Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ba nagkita kayo sa isang lihim na pagpupulong? Kung ito ay isang lihim, paano mo ito nalaman, Coronel? Banta mo, Rizal, wala ni isang makakapaglihim sa Espanya. Anong gusto mong sabihin ko sa iyo? Kasinungalingan? Senyor, hayaan niyo kaming mamuhay ng tahimik at payapa. Kung hindi mo kilala si Bonifacio, bakit niya ginagamit ang iyong pangalan at litrato? Ang sabi sa akin ng aking ina, kinagamit nila ang pangalan ko upang manghingi ng donasyon. Coronel, sinisigurado ko na wala akong nalalaman dito. Ge, makakalis ka na! Pagkain para kay Dr. Rizal. Handa na po ang inyong hapunan, senyor. Sige, matuloy ka. Isa daw po kayong mausay na manunulat. Bakit? Sabi nila, ako, hindi ako marunong bumasa at sumulat. Hindi ba't pinapahama kayo ng inyong mga sinusulat? Dahil sa mga prele? Oo. Eh, ba't hindi kayo tumigil sa pagsulat? Gusto niyo na lang ba ng ganito? Edukado kayong tao at mataas ang pinag-aralan. Pero nasan kayo ngayon? Nakakulong. Noon, ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay edukasyon. Pero na-discover ko, depende pala iyon sa pinag-aralan. Kuya, bakit nilakip ng mga gwardiya si Bilang Nanang? Pinagbinta nga na nila sa Nanang ang kanyang ipag, pero wala itong katotohanan. Gusto lang niya makatulong, pero siya pa ang naging masama. Kawawa naman si Nanang! Nanang! Pepe, maging matatag ka. Gano'n siya katagal sa kulungan? 2 taon. Yun lang? Nakulong niya siya ng 2 taon? Hindi yun lang. Matagal nang may galit sa pamilya ko ang mga private Castilla. Kumaganti sila. Pepe, mula ngayon hindi mo na maaaring gamitin ang apelyido Mercado. Papanganib para sa iyo. Madadamay ka sa laban ng ating pamilya. Eh, bakit kuya? Pinag-iinitan nila ang ating pamilya. Dahil sa pagiging malapit ko kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Tatang na magbayad ng mataas sa buwis ay binigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka mabuti. Huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Oo, kuya. Eh, anong gagamitin kong pangalan ngayon? Rizal! Basta ang sabi sa akin ng nanay ko, habang nasa sinapupunan niya daw ako, naririnig na daw nila akong umiyak. Parang gusto ko na daw lumabas. Hindi niyo na mapigil lumabas. Kailangan niyo na matutunan ng lahat. Kailangan. Alam mo, Pepe, tagal na dapat nagpa-opera ang nanang, pero ayaw niya, kundi lamang dahil sa'yo. Sabi ko na nga ba, bila na pagtutok niyo sa akin, nanang, ay gusto niya rin ako makatapos. Natatanda niyo pa po ba ang pangako sa inyo? Babal ko ang inyong panay. Kung panaykarasan lamang ang makikita ko, huwag na lang. Di bali na akong tuloy ang magulag habang buhay. Huwag kayong mag-alala, nanang. Kayong unang makakakita ng aking kaisigan. Aba, nanang, hindi nyo na itatanong. Pinagkakaguluhan ng inyong anak ng iba't ibang babae sa buong Europa. Siguro, madami ka ng pinaiyak na babae, no? Hindi pinaiyak. Pepe! Sana makita nyo ang aking mga nakita. Madami na ako nalakbay. Madami na ako nasaksihan. Bakit kailangan pang makita ang lahat?
Huwag po kayo malikot, nanang. Tingin lang po sa taas. Sa tingin ko po, senyor, tama ang iyong ina. Andiyan pa si Dr. Sal? Andiyan po, sa loob. Salamat. Sige po, senyor, mauna po ako. Sige, salamat sa hapunan. Ako nga pala si Attorney Luis Tabiel de Anderable. Ipinadala ko na Espanya upang maging tagapagtagol mo. Sige, maupo ka. Magandang gabi. Magandang gabi. Sa iyo pala, nakasalaki ang buhay ko. Unahan na kita. Kakaunti pa lamang ang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kukunti na lang din ang pagtitiwala ko sa batas. Utang na loob mo sa mga Kastila, ang edukasyon mo, at kung ano narating mo ngayon. Sa isang universidad ka ng Kastila, nag-aral at nagtapos. At anong igaganti mo? Ang kalabanin sila? Ang skeletal system o kalansay ng tao ang kinakapitan ng laman o muscle ng tao. Pinoprotektahan din ito ang mga internal organ tulad ng may makakasagot ba ng aking tanong? Utak, puso, at baga. Okay! Fernando, kumilang mga personal. At ikaw dati, kumakas ang personal din. Ngayon, ano ang masasabi niyo sa pinagkaiba ng dalawang ito? Sa tangkad ba? Ang pastilapan mo ito, o mas maraming buto, kasi sa tansod na Pilipino ito? Ibig sabihin nila, ay mas superior kami mga Kastila kumpara sa mga Pilipino. Profesor, kung tangkad lamang ang dahilan para maging superior ang mga Kastila, bakit sila natatalo sa mga sinasakop nila mas maliit na tao kaysa sa kanila? Noon pa may mahilig ka na bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Inalaban mo ang mga prahile. Ang iglesia, sila ang salita, utos at batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Pero sa pagsusulat mo, ang pinapanigan mo lamang ay ang panig ninyong mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga prahile? Ng mga Kastila? Eh di magsulat din sila kung gusto nilang marinig ang panig nila. Hindi ba't responsibilidad ng isang manunulat na isulat ang katotohanan kanino man ito panig? Ngunit ang ginagawa mo ay hindi isang pamamahayan, kundi isang propaganda. Ang sabi dito sa kaso, ang kinakalaban ng iyong mga nobel ay ang gobyerno, relihiyon, mga Kastilang kawaninang katarungan, at karangalan ng Espanya. Napakarami naman pala na kinakalaban ko. Kaya minabuti na ipagbawal ang pag-iimprenta ng libro mo sa buong Pilipinas. Lahat ng bagay na naisulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Lahat ng bagay na isinulat ko, matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili. Ang kanilang kasaysayan. Pero ito'y masyadong mapanira at mapanghusga. Ikinulong nila. Pinatay nila. Hinukay ang libingan at itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng iyong mga kalahi. Hindi naman siguro lahat ganon kasama, Senyor Sal. Ilang taong ka na ba dito, Tabiel? Bakit? Pareho ba tayo nang nakikita? O meron ka lang ayaw na makita? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na isulat ang mga naisusulat mo? Naranasan ko na lahat, Tabiel. Nawalan na ako ng asawa at anak, pamilya, pati na rin karangalan. Itinapon nila ako, pinabayaan, pinagtaksi. Yan ang akala mo sa sarili mo! Superior ka! Dahil nagdaan ka sa hirap! Ang hinihingi lamang namin ay ang pagkakapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon na makilala ang mga Pilipino bilang kapantay ng mga Kastila. Kung manliligaw man siya sa akin, agad ko siyang sasagutin. Ano ikaw? Apa magiging mabinese? Magpapakasal kami. Tumigil ko nga, Mercedes. Meron ka ng nobyo ay nagkakagusto ka pa kay Jose. Magagalit si Fernando niyan. Susi. Magandang araw, Jose. Magandang araw, mga binibini. Magandang taga, Jose. Ako ba, hindi ko papansin? Sige, mauna na kami. Paalam, binibini. Ang gwapo talaga ni Jose. Ginitian niya ako. Hindi ah, sa akin ka lang nakangiti sa Jose. Hindi, sa akin. Ay, Jose. Ang ako pinag-uusapan niyo ah.
Hindi ko kayang magawang mamili sa inyong dalawa sapagkat para kayo may magandang katangian. Wala naman siguro masama kung pagsabayin ko kayo, hindi ba? Ikaw talaga, Jose. Masyado na rin ang iyong isipan. Kung ayaw mo, Mercedes, ay ako na lamang. Annalisa! Mercedes! Fernando, anong ginagawa mo dito? Hoy, Jose! Masyado ka na yata nagmamagaling at pati aking labdini ng inangin! Fernando! Sumasobra ka na! Teka, teka. Anong magagawa mo? Eh, pinanganak akong gwapo eh. Ah, ganun! Fernando! Sumasobra ka na talaga! Sumasobra ka na! Uy, gising na pala si Jose. Uy, ano nangyari? Sorry, Jose, hindi mo nakita kung parang tinulbos ang putlang bagos na yun. Yabang-yabang ni Fernando, wala naman palang ibubuga. Oo nga, Jose, takbo pa. Parang napagiganti ka na namin. Sino pa kayo talaga? Oo, laglag nga sa amin, tumakbo pa pagkasuntok namin. Itong gamot, Jose. Uy, gamot. Pahingin nyo muna si Jose, ha? Sige, Jose. Una na kami. Sige ba? Jose, papalaba ko muna to. Tatawagin ko na lang si Leonor para bandayan ka dito. Okay, sige po. Salamat po. Sige. Kamusta ka na, Rizal? Eto, kung tumating kayo bumuti ang pakiramdam. Opo ba? Ilang linggo pa lang ang nakaraan, pakiramdam ko eh. Mga taon na nakalipas. Ilang linggo pa lang ang nakaraan, ikaw ko lang ang mga salita. Baka kung sino-sino babae ang pinakaring gabi na matatapos ng mga salita. Ikaw lang, wala ka iba. Para naman ikaw itong dami na nakikilala. Para nga akong preso sa dormitoryo, sino naman ang makikita ko doon? Leonor, balik na. Tatay! Isa lang. Ano kung makikita nila? Pag-insa na nagmamahalan. Wala naman siguro masama doon. Senyor Rizal! Senyor Rizal! May sinasabi ka ba, Tabian? Ang sinasabi ko'y, ni minsan ba'y hindi sumagi sa isip mo magpakasal? Minsan? Anong nangyari? Pumunta ka sa Europa. Alam mo na yun. Iniwan mo si Leonor at nagpunta ka sa Europa? Bakit? Ano ang mas matimbang kaysa sa pagmamahalan ninyong magkasitahan? Ano sa palagay mo, Tabien? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang panig ng daigdig. Bakit? Anong ginawa mo doon? Sino ang nagpadala sa'yo? Ang kapatid mo? Ang katipunan? Meron ba sapat na pera ang pamilya mo para tustusan ang iyong pangangailangan? O meron kang isang kinabibilangan na lingin na organisasyon? Nagsasanay ka ba, Tabiel, sa mga sasabi mo sa korte? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa iyo sa korte. Jefe, ito ang ating magiging lingin na kasunduan. Pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina at upang gawin ang narapat para sa ating bayan. Kuya, ano naman yun? May iwan ako dito para mag-alaga kay Tatang at upang mamahalan ang ating bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Bakit hindi kayong pumunta roon? Bakit ako pang pinapapunta nyo? Dahil ikaw ang higit na may kinabang sa Europa. Doon, malaya mong may lalantad ang baon ng mga Kastila rito. Marami rin doon mga Pilipino. At doon, malaya mong may susulat ang pagbabago at pagbango ng ating bayan. Kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lamang ako nagpasya nito. Pinag-usapan na ito na ilang kapanalig. Padadalang ka namin ng panggastos. Kuya, si Nanang, hindi papayag yun. Dating mo doon, saan natin sasabihin sa kanya? Kuya. Paano siya yun? Pepe, bakit ba napakarami mong tanong? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit ka nagpunta ng Europa? Bakit ba kailangan malaman mo lahat? Bakit mo ipinipilit na ipagtanggol ko ang aking buhay? At ang aking paniniwala? Gusto mo na ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa ito? Dahil ba sa bayad nila sa'yo? Dahil interesado ka sa kaso ko?
o nakikinig ka lang kasi wala kang magawa sa init at gulo ng bayang ito? Babalik na lang ako sa ibang araw kapag hindi na mainit ang ulo. Tabiel! 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 Oh, ito ang pasaporte at tiket mo. Primera klase yan. Salamat po, Tio Antonio. Jose Mercado, akala ko po hindi ko nagagamitin ang pelidong yan. Pansamantala lang yan, para hindi mapansin at pigilin ng mga opisyal ang pag-alis mo. Pero pag nasa Europa ka na, maaari mo nang gamitin ang Rizal. Pepe, huwag mo kaming bibiguin. Marami kaming umaasa sa pagpunta mo doon. Opo, sisikapin ko po. Sobra ng pagkapi ng ating bayan. Tio, salamat po. Pero Tio, kamusta na po si Leonor? Pinapunta ko muna sa mga pinsan niya. Wala siya mong nalalaman sa mga gagawin mo. Oh, ito na pala si Pasiano. Pepe, tara na! Sige po, Tio. Ingat kayo! How many volunteer muscles are there in our eggs? Doc, it's 5. 2. I think 4. Doc, 3. Not even close. Doctor, I think there is 7. Muy bien, Mr. Rizal. Alright, tell me which of the muscles cannot move the elbow. Doctor, may I? Alright, everyone, come close quickly. This muscle, the levator palpebrae spurosus, inserts to the skin of the upper eyelid and not the eyeball. Therefore, it only elevates the eyelids. Alright, how about the 6 ocular muscles? Medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, and inferior oblique. They are capable of rotating the eyeball. Supposedly, there is an injury to any of these muscles. So, what happens to our patient? There will be a paralysis of one or more ocular muscle, resulting in diplopia, a phenomenon consistent with double vision. Excellent, Mr. Rizal! Tayo'y malimit matakot sa multo ng filibusterismo. Sa pagsasalaysay lamang ng ating tula, nagiging tunay at tiyak. Launa ang maging katawagan lamang ay naging dahilan sa pagkakamit natin ng pinakamalaki nating pagkakamali. Kahit ang pangalan ng Diyos ay kanilang ginagamit upang hatulan ng aking mga nobela. Hindi naging maganda ang pakikipagpulong ko kay Marcelo H. Del Pilar, kung kaya't bumalik ako sa Pilipinas noong Hulyo 1892 upang itatag ang La Liga Filipina na naghahangad ng mapayapa at matalas na paglaban sa mga Kastila. Ngunit ang La Liga Filipina ay nananatiling pangarap. Itinuring na isang samahan na kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng ilang mapangwasak na pulyeto ang ilang ahente ng mga fraile sa aking mga nobela. Dahil dito, kababalik ko pa lang, agad-agad akong pinatakip at pinatapon sa malayong lugar, sa Dapitan. Ng mga bundok, kapiling ko ang dagat, ay imoy isang napakalawak na tinta para sa isang manunulat na wala nang maisulat. Palibhasa, ang layunin ko ay layunin ng isang makata. Tulad ng mga alon, lumalapit, lumalayo, kailan may hindi maangkin. Subalit kung iisipin, ang Dapitan ay isa ring magandang pagkakataon
Hindi maaari. Hanggat nabubuhay pa si Rizal, hindi magkakaroon ng katahimikan sa bansa natin. Si Rizal ay nasa dapitan na. Masyado na siyang malayo para makapanggulo pa. Siya ang nagpasimula ng revolusyon na ito. Tungkulin mong burahin siya sa mundo. Huwag mo akong tuturuan sa mga gagawin ko. Bueno, siguraduhin mo magagawa mo ang tungkulin mo. O tatanggalin kita dyan sa pwesto mo. Alipin, nandiyan ba si Rizal? Opo, nandito po, General. Pasok po kayo. Dr. Rizal, pagpamanhin mo ang aking pagbisita rito. Naintindihan ko, kahit nababagot na ako sa mga opisyal at general, pero kaya ko pa naman magpigil. Totoo nga, wala ka nga ang kinakatakutan. Isa akong optimologo. Nais kong makita na guminhawa ang aking mga kababayan. Kailangan bang isulat ang lahat ng nakikita? Kung hindi, General, ano ang pinagkaiba natin sa hayop? Ganyan ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking mga nobela? Hindi pa. Sabi nila, baka raw hindi ako makatulog. Kamusta ka na dito? May pinagkaiba ba ito sa dapitan? Mas malungkot nga lang dito. Nang wala mga tanawin. Karagatan, kamundukan. Pinaniwala niyo ako na pinapunta niyo ako ron para magsilbing doktor. Yun pala, ipahuhuli at ikukundin muli. Isa kayong hipokrito. Naipit lang ako sa bilis sa mga pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Buenas noches, Señor Rizal. Señor Rizal, nagdala ako ng alak. Tara, mag-inom. Pasensya na, Tabiel. Ngunit, hindi talaga ako umiinom. Huwag ka mag-anla. Para lamang ito lang banog. Pagbibigyan kita. Felisabidad, Señor Rizal. Merry Christmas, Tabiel. Maligayang Pasko. Señor Rizal, Señor Rizal. I have a letter from the Philippines. Oh, thank you. Galing kay Kuya Pasyano ito ah. Mahal kong kapatid, kamusta ka na at ang iyong mga sinusulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan, ang iyong kakampi, laban sa iyong mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakasulat. Isang malaking trahedya ang nangyari dito sa Kalamba. Noong ika-6 na Setyembre, ay dumating ang isang pulutong ng Gwardiya Sibil. At sabi niya itang pinalaya sa mga taga rito, kasama na tayo. Napasubsob na ang nanang sa lupa. Ang mga praili niyan, kasalanan ba magkaisa ng mga magsasaka at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang may-ari ng lupa, ay sila pa ang mataas magsingil ng buwis. Wala nang natira. Kinuha na nila lahat. Lenor? Pepe, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulat mo. Humahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din. Dahil kitang-kita ko na talagang magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Pagamat hindi ko siya gusto, ay nagsumamo ang aking ina na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa'yo. Paalam, Pepe. Magpapakasal.
ng El Filibusterismo. Nabasa ko na din. Napakadilim na nobela. Lasing ka na, Tabiel. Pumasok na ang alak pati sa kaluluwa mo. Nalasing ako sa mga nobela mo. Kung naglagay man ako ng dilim, yan ay sa kagustuhan ko makakita ng liwanag. Wala akong makitang liwanag kay Simeon. Nung si Ibarra pa lamang siya, oo. Pero na naging si Simeon siya, umitim na ang kaluluwa niya. Nagbago na ang kanyang paniniwala. Ikaw, Senyor Rizal, nagbago na rin ba ang paniniwala mo? Gagamit ka na rin ba ng dahas? Mag-udyok ng revolusyon? Ikaw na ba si Simeon, naniniwala ka na rin ba sa pagdanak ng dugo? Nabigyo si Simeon, nabigo ka din. Kung sa bagay, saan ka nga ba nagtagumpay? Sa Europa noon? Sa mga nobela mo ngayon? Hindi lahat ang ginawa ko ay bigo. Noon yun, nung bata ka pa lamang. Lahat ang gawin mo, excelente. Pero iba na ngayon. Sa no limit tangere, nabigo ka. Sa El Filibusterismo, nabigo ka din. Tulad ng mga tauhan mong sina Simeon at Ibarra, hindi nyo nakakita ang katotohanan. Dahil ang iniisip nyo lamang ay sarili nyong ambisyon. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ni isa ay walang nakaalala sa mga isinulat mo? Para mo na rin akong sinintensyahan ang kamatayan. Gabi na. Magkita na lamang tayo bukas sa korte. Sige, Tabiel. Pepe! Pepe! Umanang! Bakit? Si Josephine, mga anak na! Bilis na lang! Push harder! Ah! It's a boy. Hanggang sa muling pagkikita ko, anak. Senyor, pinapatawag na po kayo sa korte. Sige, salamat. Umpisahan na ang paglilitis. Simulan sa prosecution. Si Dr. Jose Rizal, sa pamamagitan ng kanyang mga nobela na nag-uudyok ng paglaban sa relihiyon at mga praile at gobyerno ng Espanya at nag-uudyok ng revolusyon laban sa teritoryo na sasakupan ng Espanya, ang korte nito ay hindi na dapat nalalawang isip pa upang mapanagot si Rizal bilang kaluluwa ng rebelyon at bilang pagkasulong ng revolusyong ito. Kaya nararapat na siya ay maparusahan sa bisa ng batas ng Espanya ng parusang kamatayan. Ngayon naman, ang tagapagtanggol ng nasasaktan. Sa loob ng maraming taon, si Rizal ay naging sigaw ng mga rebelde. Sinasabing si Rizal ay isang simbolo ng sentimientong revolusyonaryo. Sa anong basihan? Nag-udyok ba si Rizal ng isang pamamahayan patungkol sa pagkakabuklod-buklod? Nagdeklara ba siya ng gera laban sa Espanya sa ating lupang sinilangan? Hindi. Bagamat si Rizal ay may sinulat na dalawang nobela, ang Nolimit Tangere at ang El Filibusterismo, kung saan ay walang respeto ang ibinigay sa Espanya o maging sa mga kautosang pangreliyon, at kasabay ng iba niyang mga sulatin na pumupuna sa rehimeng kolonyal at kanyang kampanya na bantayan ng ilang karapatang pantao na nagsilbing simula sa pagsasarili at sa kalaunan ay sa kalayaan. Sa mga taong personal na pamilyar sa kanyang mga gawa at sa mga taong alam lamang ito sa mga bulong-bulungan na may sama ng loob labang kay Rizal, ito ay isang hindi matuwid na palagay kung saan imposibleng idiin si Rizal. Ngayon, meron ba natatag ang prosecution laban sa nagkasala? Sa makatuwid, na simula noong 1892, nang siya ay nasa dapitan, ay tinigilan niya ang pagsulat patungkol sa politika. Kasabay nito, nang makipagkita si Rizal kay Dr. Pio Valenzuela habang siya ay nasa dapitan,
ay hindi niya ibinigay ang pahintulot na simulan ang rebolusyon, kahit na nakakasana ito. Kung kaya't ang parusa na hinihingi ng prosecution ay hindi maaari, at ang aming sagot sa paratang ng nasasakdal ay hindi nagkasala. Ang tagapagtanggol ay tapos na. May nais pa bang idagdag ng nasasakdal? Patungkol sa rebelyon simula noong Hulyo 1892, hindi na ako gumawa ng patungkol sa politika hanggang nitong Hunyo 1 nitong taon. Nang dumating si Dr. Valenzuela upang ipaalam sa akin ang gagawin nilang pag-alsa, ay nagpapatunay na wala akong koneksyon sa kanila. Dahil kung meron man, ay hindi ko hahayaang dumanak pa ang dugo. Isa pang negatibong katibayan ay wala ni isang sulat ang natanggap nila laban sa akin. Nang ako ay nasa dapitan, maliban kay Dr. Valenzuela, ay wala nang nakipagkita sa akin. Ang tanging nais ko lamang sa aking bayan ay kalayaan. Pero naisip ko na hindi ito madadaan sa rebolusyon, kundi sa edukasyon. Ayon sa napagdesisyonan ng hukumang ito, ikaw, Dr. Jose Rizal Mercado E. Alonso, ay napatunayan ng hukumang ito na nagkasala ng rebelyon sa Espanya at pinapatawan ng parusang kamatayan. Punyeta! Ngayon lang kita narinig magmura, attorney. Mausay ka pala. Bakit ba ikaw itong galit na galit, attorney? Eh ako itong mamamatay. Buti na lang, nakakapagpatawa ka pa. Ayoko na. Magbibito na ako sa lahat ng tungkulin ko. Uwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Bakit? Dahil sa mga Kastila. Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lamang tayo. Mahal kong kapatid, may 4 kalahating taon na tayong hindi nagkikita o nagkakausap man lamang, at maaaring kailanman ay hindi na tayo magkikita. Ngayong ako'y mamamatay na, tinaramdam kong maiiwan kang mag-isa at magbasa ng buong bigat ng ating mga kaanak at ng ating mga matatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakhan ng iyong paghihirap upang ako'y mabigyan ng mga karera sa buhay, at hindi ko inaksaya ang panahong iyon. Pepe? Nanang! Nanang, malo po! Nanang, kapag namatay ho ako, libing niyo po kagad ang aking bangkay dahil baka itapon lang nila ako sa kung saan. Ibaon niyo po ako sa lupa, lagyan niyo po ng isang malaking bato, isang krus. Iligay niyo ho ang aking pangalan, araw ng kapanganakan at kamatayan. Yun lamang po, nanang, wala ng iba. Kung nais niyo pong lagyan ng bakod ang aking paligid ng puntod, maaari niyo po itong gawin kahit wala na pong dekorasyon. Senyor Sir. Hindi eh. Handaan ako. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Andito pa ako. Akala siguro nila makakatakas pa ako. Saan naman ako pupunta? Sa dapitan? Adios, Patria Adorada, Rion del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro Perdido Eden, Aderte Voy Alegre, La Triste Mostilla Vida, Y Fuera Más Brillante, Más Fresca, Más Florida, También Por Ti La Diera Por Tu Bien. En Campos de Batalla, Luchando con delirio, otros te dan sus vidas sin dudas.
sin pesar. El sitio nada importa, cipres, laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es si lo piden la patria y el hogar. ¡Prepara! ¡Carguen! ¡Ubunte! ¡Fuego! En campos de batalla, mis anda con delirio, otros le dan sus vidas sin dudas, sin pesar. El sitio nada importa, rey, laurel o lirio. Un turo, misericordia. Thank you.